Gusto nyo bang mag-world tour? Pero kapo sa budget, paano kayo bibiyahe, di ba? O di kaya'y naghahanap na kayo ng mapupuntahang happy place para pangitiin ang mga bagets? O ayan na, huwag nang mag-alala dahil sagot na namin ang mga bagong pasyalan na saucy na pang world class pa. Makikita ninyo ang mundo nang hindi kayo umaalis ng bansa. Tara't sumama na kayo sa libot-ikot natin around the world sa Pinas. Malibot ang buong mundo. Yan ba ang travel goals mo? Huwag mag-alala dahil nasa Pilipinas na ang iba't ibang dream destinations na sa iba't ibang bansa lang makikita. Isang oras na biyahe lang mula Maynila, Panaig, Cavite. Matatagpuan ang 6 na ektaryang lupain na ito. Talaga namang dinarayo. Alam nyo kung bakit? Dahil sa Torres Farm, kaya mo nang maikot ang 33 bansa. Kasama dyan ang maagang Pasko sa Christmas Village nila. O diba, for just one day, naka-world tour ka na? Sa pagpasok pa lang sa resort, travel vibes na agad. Turista ang peg dahil para kang nasa airport. Sa paglilibot, bibigyan ka ng sarili mong passport. Sa bungad pa lang makikita na ang windmill ng the Netherlands. Solo man o kasama ang special someone, enjoyin lang ang ganda at romantikong feels ng Eiffel Tower ng Paris. Huwag namang magpalin lang sa ganda ng Tower of London dito. Dahil excuse me po ha, banyo lang po ito. Oops, off limits! Maliban sa mga atraksyon na talagang Instagrammable, may 6 din silang swimming pool. Huwag ka ha, dahil hindi lang sa labas ng villa ang tema ng bansang ginayahan. Tulad ng Japanese private pool na ito, pati loob, panalo! Mula sa kama, wall painting, maging ang kubeta, Japanese inspired. Dito makikita kayo yung mga Japanese traditional beds, parang floor siya, tapos mga tapestry for the wall, which is talaga yung gusto namin ng emphasize yung Japanese feel of the villa. Tapos ang kasya dito mga 10 people for overnight. Mayroon ding man-made lagoon sa loob. Nakapalibot dito ang Merlion ng Singapore. At ang Disneyland Castle ng happiest place in the world. Matatanaw din ang Mini Great Wall of China. Katabi nito ang Pyramid of Sphinx ng Egypt. Bisitahin mo sa loob ang kanilang Louvre Museum ng Paris. Mayroon din dito na Christ the Redeemer statue ng Rio de Janeiro sa Brazil. At syempre, hindi mawawala ang Statue of Liberty at New York Central Park ng Amerika. Ito ang ilang mga sikat na puntahan sa iba't ibang bansa. Ang karamihan sa mga ito, mahaba at mahal na biyahe na matatagpuan sa Europa. Pero dito, all in lahat yan! Marami na rin ako napuntahang bansa, pero yung mga natayo ko dito, yun yung mga hindi ko napupuntahan. Hindi pa ako nakakapunta ng Europe, pero marami akong European countries dito sa Torres Farm. Sa vlog area na ito, kayo ang mismong magmamasa, maglalagay ng toppings, at magluluto sa loob ng pugon ng inyong sariling pizza. Ang kasama namin, ang napakapogi ng chef, si King, pakita siya sa iyo paano nang mamasahin ng pizza. Hanggang 199 hanggang 220, malilibot mo na ang buong mundo sa happiest place in Cavite. Parang pansinggo po, alas lahat, parang nandito na eh. Sa mga ibang bansa po, all in one po. Dahil dito na din kami nakatira, ayun, tinutor ko din yung mga pinsan ko pag magbakasyon dito sa Cavite.
Matapos nating makita ang Statue of Liberty mula sa USA, ang mga windmills ng the Netherlands, ang Eiffel Tower mula sa Paris, France, o dito naman tayo sa Sistine Chapel sa Vatikano na makikita lang sa Roma. Pero dito natin mapagmamasdan sa Pasig City lang. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Ang creation of Adam, ang isa sa pinakakilala sa buong mundo na obra maestra ng henyo na si Michelangelo. Matatagpuan sa pinakakisame ng Sistine Chapel sa Roma, sa Vatikano. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon para sa mga Pilipino, ay makikita natin at pagmamasdan ng malapitan. Hindi yung parang magte-telescope ka pa para makita lang ang gawa sa Vatican. Dito, bakas sa bakas ang ebidensya ng henyo ni Michelangelo. Ito ay isa lamang sa 34 na tinatawag na frescoes na makikita ng malapitan dito sa Sistine Chapel Exhibit. Ang ceiling ng Sistine Chapel ay binubuo ng 9 na eksena sa Book of Genesis at 5 maliliit na eksena sa Biblia. 1508 sinimula ni Michelangelo ang pagpipinta ng mga ito. Ang pinakahuli niyang obra na parte nito ay ang The Last Judgment. Ang pinakamalaking painting niya sa Sistine Chapel nasakop ang buong altar. Ipinapakita dito ang muling pagdating ni Hesukristo sa mundo. So not very many people are aware or know about the work of Michelangelo. Mm-hmm. Are you a fan by chance? I wasn't before I stumbled upon the exhibition. Primarily, it's my parents who are more of the RT people, but actually having been able to visit the exhibition in Vancouver to begin with, you really fall in love with the detail that Michelangelo put in the exhibition. Right. And so we have here our post-reproduction because the paint over the many centuries has faded, and we have here the post-reproduction works. Ang mga nasa exhibit na ito ay mga replika na inimprinta sa tela. At isa sa makikita dito ay ang David at Goliath. Ang mga imahe naman ng mga propeta tulad nina Jonah, Zechariah at Jeremiah nasa loob din ng exhibit. So Sab, this has been on tour worldwide, right? Yes. Okay, why is it so important? People around the world should be able to see the Sistine Chapel up close and personal in a completely different perspective to what you would see in the Vatican. Of course, when you go to the Vatican, you're looking up onto the ceiling, not really fully understanding what it is you're looking at. Mm-hmm. And there's really no explanation. You're there with thousands of tourists. And so he created the exhibition and he wanted everyone around the world to appreciate the masterpieces of Michelangelo. Moderno din ang exhibit na ito. Pagpasok pa lang, kailangan ng mag-scan sa QR code. Ang app na ida-download, magagamit para mas madaling intindihin ang bawat obra ni Michelangelo sa loob. Pagpasok pa lang, sasalubong na ang aroma na para na ring nasa Roma. Samahan pa ng mga debattery na kandilang OMG talaga, goosebumps! Naalala ko tuloy ang pagdalaw ko noon sa Roma. Ramdam ang pagkabanal ng lugar. Unang vibe na na-feel ko is parang nasa church. So I think yun yung pinakaano kasi Sistine Chapel nga siya. So with the candles and all of that, felt holy. Para akong bababaptize. But yeah, it felt very calm. As a church. It's nice to see because it gives us a perspective on how Michelangelo, for example, viewed yung biblical stories, like the creation, for example. So it's educational and it really does justice to what we as Filipinos, as a dominantly Catholic country, know and believe in.
Pagkatapos libutin ang exhibit, may mga souvenirs ding pwedeng bilhin na galing pa mismo sa Roma. Sa labas ay pwedeng humigop ng kape sa kanilang Michelangelo Cafe na pwedeng lagyan ng food art sa ibabaw ang kape at pastries. Mula Roma vibe sa Pasig, biyahe naman tayo Pakalamba, Laguna. Sa subdivision naman na ito, ibang pakulo naman ang meron. At ang isang ito, sa Greece, ang pinaggayahan. Ang Ia, isang maliit na nayon sa Gresya, na top of the list ng mga turistang dayuhan na pasyalan. Dito sa Laguna, dinala ni Leo Ortiz ang Santorini vibes na ito. Actually, mahilig silang mag-travel and hindi pa sila nakakapunta sa Santorini, kaya na-inspired sila na magpagawa ng Santorini Resort. Yun po. Kaya The Oya Resort yung ni-name nila dito sa resort. Ang arkitektura ng lugar kuhang-kuha sa ilang mga hotel sa Santorini, maging ang mga mueble sa loob ng kwarto Greek-inspired. At syempre, ang binabalik-balikan dito ay ang signature ng Laguna, ang hot spring. Bakasyon grande talaga na sosyale ng feels. Walang duda, ang mga Pinoy, inborn ang pagiging malikhain at maparaan. Gagawa talaga tayo ng way at pakulo para madala lang sa ating bansa at ma-experience sa kapwa nating mga Pinoy ang ganda ng buong mundo. Kaya bakit lalayo pa? Gagastos ka pa. Nandito naman na ang lahat ng lugar na pinapangarap na puntahan ng marami. Love the Philippines muna, dapat, diba? Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.